Hello mga kabayan, good morning, good afternoon, good evening, lalong-lalo na sa mga kadama dyan na andito sa Middle East. Gusto ko lang i-share sa inyo guys yung naging hearing or naging Senate hearing kanina patungkol dun sa Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation. Yun nga nung nakaraang, yung last week guys na hearing is... Tandaan nyo, galit na galit si, sumakit yung dibdib ni Secretary Galvez dahil sa mga accusation ni Senator Raffy Tulfo na may mga corrupt daw, may corruption daw sa mga pamimigay ng pera at kung kapag surrendery ka na MILF, may 100k na maibibigay para sa pagbabagong buhay, tapos may mga aligasyon ng mga corrupt nga, tapos yung bilang ng armas na mga sinasauli at yung bilang ng tao is ang layo ng diferensya, kaya doon siya na bumasi na may mga may corruption nga. Pero sabi naman ni Secretary Galvez, patutunayan ko sa iyo na hindi siya corrupt. Ganun nga sabi niya, walang corruption sa ahensya nila. Kaya pakinggan natin guys, magugulat kayo. Kumbaga, ibang-iba si Tulfo ngayon at sinabi niya nga dito, pumunta daw yung iba sa mga staff ni Secretary Galvez. Siguro pinakita kung ano yung mga papel na patunay na wala ngang korupsyon sa kanyang hanay or sa kanyang ahensya. Kaya panoorin natin guys yung Senate hearing kaninang umaga dyan sa Pilipinas. Tingnan nyo kung gaano kabait ngayon si Raffy Tulfo. Hindi sumisigaw, hindi nag-aakusa. Siguro na pagtagni-tagni niya na hindi maganda agad na mag-akusa. Kaya pakinggan natin guys, na ibang-iba si Raffy Tulfo dito. Yeah, thank you Mr. Chair. I'm not supposed to be here today. Because yesterday, Secretary Carlito Galvez came to my office and brought some of his staff and showed some documents in response to some of the questions I raised during the last hearing. But late last night, I received some text messages from people I know in the military, particularly in the uniform, member of the uniform personnel. PNP and AFP, and I'm duty bound to ask these questions. But I just want to reiterate na isa sa mga purpose ko sa mga pagtatanong, ito ay para maliwanagan po yung mga maliliit nating kababayan, so to speak, kasi sila po yung kailangan magkaroon ng kaalaman tungkol sa peace process decommissioning na nagaganap ngayon. And ako po ay full support. Hindi po ako kumukontra, full support po ako tulad ng lahat ng Pilipino. Hangat ko po yung magkaroon tayo ng katahimikan and especially doon po sa mga kasundaluhan at sa members ng PNP na nagbuwis ng buhay sa pagganap ng kanilang tungkulin. So, gusto ko lamang na masagot yung mga katanungan na it's been hounding some of from some of the members of the military and PNP. So, mamaya na siguro ako magtanong. So, I have some few questions. Anyway, easy lang po yung questions ko. Piece of cake. Ito nga. So, mamaya siguro after Senator Jingoy. Thank you, Senator Tulfo. Yung nga guys, no, makikita mo sa opening statement, sa pagsasalita, medyo malumanay
or mahina yung boses ni Senator Raffy Tulfo. Doon mo makikita na wala siyang hindi niya siguro sa pag research niya siguro sa mga kurap o pinuntahan niya yung COA, kung anumang ahensya ng gobyerno yung napuntahan niya para makahanap siya ng ebidensya na may corruption nga yung ahensya ni Secretary Galvez is parang nabigo ata si Senator Raffy Tulfo na makahanap ng kumbaga facts or mga ebidensya talaga na mapapatunay na may corruption nga sa ahensya ni Secretary Galvez. Kaya ganun na lang yung pagsasalita niya, mahinahon, pumaya na daw siya magtanong. At ituloy natin guys kung anong nangyari sa Senate hearing na ito. Mr. Chair, follow-up question. So, with the indulgence of Senator, yes, Senator Tulfo. Ito po galing sa military na kausap ko last night, and maybe Mr. Hovland would like to answer this question or kung mag answer dito, because during the last hearing you did mention that there were combatants who surrendered but they weren't able to surrender their firearms because they said it's personal, it's for personal use. Ngayon kung personal use yun, chinek niyo ba yung serial number to make sure na yun ay license, may LTAP? Yung po ang next na proseso po, Your Honors, because yung ano po natin, yung decommission of the combatants, there is a separate process. So yung ano po natin, we you know, we never term that surrender. We term them decommission. Kaya nga po, sir, kasi when they came to the government, yeah, to get that 100,000 cash allowance, supposed to be there, they should be turning over their firearms, but they did not, because sabi nga meron akong baril dito, personal use ko ito. So kung personal use mo yan, dapat may permit yan. Chinek nyo ba yung mga... Andun na rin lang siya eh. Hawak-hawak niya yung baril niya. So sana kinuha niya yung serial number, pinicturan, and then gumawa kayo ng cross-check sa ating PNP, FEO, Firearms and Explosive Office, para masiguro na yun ay lisensyado, para masiguro din na hindi magamit yun kung saan sa amang purpose. Yes, sir. Actually, sir, yun ang proseso po natin, sir, na initially yung sa Decommission of Combatants, is separating na yung pagka nag-proseso po tayo ng decommission combatants, we gave the 100,000 for the purpose of the socio-economic, not for the purpose of turning up the firearms. Hindi po yun naman po, ang alam po natin po is meron tayong proseso din ng decommissioning ng agreed 7,000. Yun po ang ginagawa po natin. And then, later on, kung makikita nyo po yung sa aming ano po, yung we have still a lot of programs in parallel with, you know, with the decommissioning of firearms. Number one is yung all small arms and light weapons management. Ito po yung sinasabi natin na i-stencil po natin. Isa-isa po yung lahat po na yun. You mentioned to me yesterday, nung pumunta kayo sa office ko, tinanong ko what kind of firearms ang mga na-surrender. Sabi niyo po sa akin, carbine, may mga carbine, may mga garan. M16. M16, meron pang Thompson. Iba pang CAFGO lang po yun. Alam ko yung MLF, they're well financed and they have modern weaponries. Yung Thompson, sir, konti lang po talaga yun. So ibig sabihin may mga MLF na Thompson ang ginagamit. Ano po yung diplato? Sir, actually, sir, kasi makita natin 1976 po kasi yung ibang mga combatants natin. Those were the firearms that they are using. Pero din pong carbine. Yes sir, ganun po. Di ba yung carbine, panahon pa natin ng hook balahap yun. But anyway, may carbine. So siguro po sa next hearing, give us a list of those firearms. Sabi nga ni Senator Amy, siyempre kung ano man yung agreement meron between the decommission body and other groups, well, that should not supersede the law of the land of the republic. So you should be wary about that. So next hearing, you should provide us with that information that Senator Amy was asking, kahit na sa executive session man lang. Yes, sir. We will provide, sir. Yeah. Okay. Now, dalawang question na, Senator Amy. December 31, 2022, kasi binanggit sa akin kahapon yung Commission on Audit. Sabi mo, very strict ang Commission on Audit nga. Kayo talagang binabantayan. So, agad-agad
nag-check po ako sa Commission on Audit, meron pong 4.2 billion na audit suspension, and then 51.8 million disallowance. So pag sinabing disallowance, pinasusoli po. So unahin po natin dun sa disallowance. Ano po itong 51 million na pinasusoli po ng Commission Audit? 51 million po nito, sir. Na-explain na po namin ito sa COA na ang remaining balance lang po is more or less 8 million. Na-explain na po yun. Kung magkasano po na-isoli yun. Na po. Na-isoli na po yun. Then, yung 4 billion po yun, sir, is yung po yung previous pamana project po, hindi po sa amin po yun panahon namin during the previous ano. Pero were you able to explain it properly to the Commission Audit? Sir. Actually, sir, we're able to expedite yung compliance with the auditor. So sorry, sir. So parang tamamalito. So nasolid ng iba dun sa 51 million mo na 51.8. Nasolid na po yung iba, yung meron pang 4 million di pa nasosolid. Yes, sir, meron pa po tayong proseso na. Bakit po hindi nasolid na lang ang buo? Binabayaran po ng ano po, sir, ng mga tinatawag nating yung mga SDOs na meron pong accountability. Pwede po paki-explain ano po yung 51 million na pinasusoli? Bakit po pinasoli? Ito po yung ano po, sir, nung previous administration po namin, sir, na ano. Kaya before you? Opo, before po sa akin po yan po, sir. Actually, nung ano po yun, 2017, 2018, 2019. Same thing with this 4.2 billion? Yes po. Wala pa po ako po nung 2018, 2017 po yun. Siguro, Mr. Chair, sa next hearing, patawag natin yung... Actually, we already, marami po na kami pong ipinasa po sa ombudsman pertaining that matter po, sir. Ah, so meron na pong kaso opo, ombudsman. Opo, may mga kaso. And may we know who are these people na pinail yun ng kaso ombudsman? And what happened to the case? Yung previous execum po at saka back member po ng ano ng... Can we get the names? We will give it to you, Your Honor. And then, gusto namin malaman yung status ng kaso. Yes, Your Honor. So ongoing po ito. Yes, Your Honor. Ilan po yung nakasuhan dito sa 51 million? Bali po yung ano po, may mga seven na charges po kami na naibigay sa ombudsman. And we will give you the details po, Your Honor. Kasama ho ba dito yung pinalitan nyo na secretary? Yung mga EXCOM members po. Ah, EXCOM lang? Opo. Okay. Okay. Doon po sa 4.2 billion, sabi niyo po, before your term pa ito. Yes, Your Honor. Okay. Sabi po dito sa record ng Commission on Audit, ito yung mga was it computer, and then yung mga pinabigay nyo sa mga non-government organization, people's organization. Yes, Your Honor. But who binigyan natin ng pera yung mga NGOs? That's why during my term, we already removed all these NGOs po. So ang ginawa po namin immediately, we terminate. Kaya nga po, bakit po binigyan ng pera ang mga NGOs at saka mga people's organization? Because they're the one also implementing some of the programs sa ating... Ano pong klase mga programs po yun, sir? Normally, sir, I will give you the details. Details. Okay, kasi sir, that's 4.2 billion, that's a lot of money. Para ipamigay po natin sa NGOs. And then, can we know ano po yung mga NGOs na yon? Can you identify to us? We will submit the report. Okay. At maging po yung People's Organization. Ano po itong People's Organization? First time ko lang na pakinggan to. POs? What are these POs, sir? We will find out, sir. Give us a list of the NGOs and then the POs who've been a recipient of this 4.2 billion, because this is a lot of money and this has to be accounted for. That's why you got a suspension from the Commission on Audit. Yes, sir. Hindi ko sana na discover po to, kung hindi yung binanggit sa akin yesterday na sabi niyo maigpit sa inyong Commission on Audit, so chinek po namin yung Commission on Audit and bingo, ito po yung nakita namin. Yes, sir. So provide us with all these documents, so Mr. Chair, and then siguro patawag din natin yung mga previous execoms na nakaupo. Yes. Para paimbestigahan natin itong 51 million and 4.2 billion. Yes, the COMSEC is instructed to do so. Iyan lang muna, Mr. Chair. Mamaya na lang muna, Mr. Chair. So mga kababayan, ayan na nga yung nangyari sa Senate hearing patungkol sa korupsyon umano sa ahensya ni Secretary Galvez. At yun nga, meron silang binigay na report galing sa COA, at meron din namang kumbaga sagot
yung sila ni Secretary Galvez kung saan napunta yung 51 million at saka yung kulang na 4 million na mga pera kung saan napunta. At maraming salamat, 'di ba? Maganda naman pala, pwede naman palang ganyan na kita niyo may po pa si Senator Raffy Tulfo, meron pa siyang po. Ito po kasi po ganito po pumunta, o 'di ba? Pwede naman palang magtanong na malumanay, pwede naman palang hindi barabarahin yung mga nagsasalita, patapusin muna yung mga resource person na magpaliwanag kung anong paliwanag nila doon sa mga tanong mo para mas lalong mong maintindihan, ganito pala ito, hindi yung mag-aakusa ka na agad na may corruption nga. Kaya ano sa palagay nyo guys, 'di ba? Masanay na sana tayo or sanay na sana ni Senator Raffy Tulfo ang ganyang klaseng kumbaga ugali sa mga Senate hearing. At pero napansin ko lang konti parang naiinis si Senator Amy Marcos kasi syempre siya yung nagtatanong una tapos sumingit na naman si Senator Raffy Tulfo at dumire-diretso na siya. Sumingit siya ng isa at nagtanong pa siya ng dalawang tanong kaya ganun yung ugali niya, hindi siya na, kumbaga hindi din siya makapaghintay ng kanyang round. Pero sana pakunti-kunti, sanayin niya sarili niya na ganyan lang yung kapag may mga ebidensya siya, o sabihin niya, pero kapag wala naman pala siyang ebidensya, huwag agad siyang mag-aakusa ng mga bagay na wala naman siyang ebidensya. Kaya maraming salamat mga kababayan. Ayan, diba? Napatunayan ni Secretary Galvez na kahit paano nililinis niya yung hanay na minamanage niya para naman hindi mag-ano yung mga kababayan natin na corrupt nga yung ahensya niya. Ayan, maraming salamat mga kababayan, and God bless ating